members of BNP and AFP rehearsed for a civic and military parade in front of the National Museum in Manila as part of the preparations for the inauguration of President-elect Ferdinand Marcos Jr. Military vehicles and tanks also joined the rehearsal. Policemen were deployed around the museum. Titignan natin yung actual na paglalatag natin ng ating security forces dyan, yung mga kagamitan, yung mga kakayanan, nilatag na rin natin. At magkakaroon tayo dyan ng walkthrough. After the walkthrough, magkakaroon sila ng coordinating conference. Then magkakaroon sila ng critics. Titignan, ano ba yung mga i-adjust natin? May kakulangan pa ba? The Philippine Coast Guard showcased its floating assets that will be deployed at the Manila Bay during the inauguration. Alam mo, sa ganitong panahon, hindi natin pwedeng ibaliwala no? Yung mga kung may manggugulo talaga. So tayo lahat ng angulo sa lahat ng pwedeng tignan ay tayo ay nagiging alerto. At ang instruction ni Admiral Abu ay maging vigilant sa lahat ng aspeto nitong kadubigan para hindi tayo malusutan kung sakaling may magtatangka talagang manggulo at gumamit ng karagatan at ng Pasig River. Meanwhile, the progressive group Bayan rejects the suggestion of the PNP to hold online protests instead of physical rallies on the day of the inauguration. Bayan Secretary General Renato Reyes says their protest will push through on June 30. Meanwhile, the Marcos family is on a transition process to become the first family. In a video posted on his YouTube channel, Marcos said they are all adjusting to their new lives as members of the presidential family. Ang aking may bahay na si Lisa ay nakakalungkot man, naawa nga ako sa kanya, ay kinailangan niyang iwanan muna ang kanyang kasama sa kanyang tinayo na law firm. Si Sando naman, ganun din. Excited na excited din bilang neophyte congressman. Yung dalawa ko pang anak, dahan-dahan nasasanay dahil marami silang bigla na security. Panay nga reklamo. Raya Capulong, ABS-CBN News.